Namin yung lakad sa Cebu, sir? Marami. Siyempre, because matagal na, hindi pala ako nakabalik dito since nung eleksyon. Kaya sinamantala ko na na lahat ng buong araw pinuno natin habang nandito sa Cebu. Tsaka marami tayong importanteng na ginawa, yung groundbreaking doon sa rapid bus na ginawa natin sa rapid bus system para sa Cebu City. Tapos yung groundbreaking para sa pabahay. At ngayon ito, bukod pa ron, ay ito na yung naging first chance ko na magpasalamat sa mga Cebuano sa kanilang tulong at suporta nung nakarang halalan. So, thank you all very much. Sir, good afternoon. Sir, since you assumed office 8 months ago, you promised that you will deliver 1 million housing units. Well, that is an old to the second part, you know. Matagal na talaga ang problema yan. But marami tayong ginawang sistema na hindi transferable yung pag-aari ng tahanan, ng tirahan. And kung kaya nila na iparent out, hindi nila kailangan yung tirahan. Ibibigay na lang natin dun sa whoever is, sino man talagang nangangailangan na wala silang ibang titirahan. At hindi na lang pwedeng paupa yung ating binigay na bahay sa kanila o yung tahanan para sa kanila. Ngayon, yung isa, ang latest ay palapit na tayo sa 600,000 na sa groundbreaking, ang potential na pag natapos lahat ng ginoundbreak natin sa housing, sa ngayon, that is the potential of 600,000 units. Kasi kadalasan hindi na bahay at lupa kung hindi high-rise or mid-rise na. So, siguro baka, basta ang target talaga namin 1 million a month, a year. 1 million a year. Basta gagawin namin para paabutin. Kung hindi tayo makahabol this year, papaspas natin yung mga next years para yung average natin 1 million a year pa rin. Thank you, sir. Nico Sereno from GMA7. Good afternoon, Mr. President. I'm Nico, sir, from GMA. Oh, still about the housing, Mr. President. Yung kanina, you broke ground for the housing project here in Cebu. Sino pong mga beneficiaries, Mr. President? How can they avail? Mag-a-apply ba yung mga interested dyan? And ano pong standing order nyo, sir, sa DSUD? How do we address the increase of the number of informal settlers sa mga metropolitan areas like Cebu? Well, that's the only solution to informal settlers is housing. There's really no other way to solve that problem. Kasi kung talagang kahit anong gawin mo, kung walang tirahan ng tao, magiging informal settler siya. Kaya napaka-importante itong ating ginagawa, yung pabahay, na parang gusto natin pabutin nga ng ganong karami. Dahil yun ang kakulangan nung umupo itong administrasyon na ito, ang kakulangan ng bahay is about 6 million. Umabot na sa 6 million. Kaya yun ang talagang hinahabol namin. Who will qualify for this? Will qualify lahat ng... this is all for those who are... Basta may kaya na makapagbayad doon sa ano. But syempre, pagbibigyan pa natin yan, marami pang concession yan. Because precisely wala silang kaya, kaya kahanapan namin ng mga paraan para siguro pwedeng i-delay ng konti yung pagbayad. Titingnan natin, maraming mga scheme ang ginagawa ngayon ng human settlements. All right. Thank you, sir. Thank you. Okay, sige, maraming salamat. Thank you very much. Bye, thank you, sir. Very much.